ganito yan. Itong mga batang to, eh gustong maging musicians. Oh. Eh kaya lang, kulang pa sa practice ba? Kulang pa yung konting kaalaman pa. Kaya ako nga sila dinala. Bahala ako sa inyo. Sa panahon ngayon ay marami na tayong nakikita o naririnig na bago at iba't ibang klaseng sining. Tulad nga ng mga ito. Mga sining na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. Mga sining na malaki ang impluensya sa katangian ng bawat individual. At mga sining na naghahamon ng ating pagkamalikhain. Tayo ngayon ay magbaliktanaw at bigyan ng pansin at talakayin ng isa sa pagmamalaki ng ating bayan. Isang kababaihan na naging magandang ehemplo sa larangan ng musika. Walang iba, hindi si Lucrecia King Roses Casilag. Ano nga ba yung kahalagahan ng legacy ni Casilag sa ating sining? Bilang tagapagturo, kompositor at performer, si Casilag ay kilala sa pagsasama ng mga katutubong musika Pilipino na may impluwensya mula Western. At dahil dito, nagbunga ang mga pag-eksperimento ng mga musikerong Pilipino. Malawak rin ang sakop ng kanyang musika. Iba't ibang genre at estilo ang kanyang naipakita na nagpatunay ng kanyang kagalingan. Tinutunayan niya na ang mga katutubong instrumento natin ay katumbas ng mga Western orchestral instruments. Binigyan niya ng identity ang ating bayan sa larangan ng musika. Isang magandang halimbawa ay ang komposisyon niya na may portrayal ni Macario Sacay. Ito ay isang mahalagang kaganapan sa ating kasaysayan sapagkat itong komposisyon na ito ay hindi tinuring na Eastern at hindi rin Western. Ito ay tinuring bilang gawa ng isang Pilipino. Sa buong buhay ni Lucrecia Casilag, siya ay nagdala ng 350 musical compositions, mapa-folk songs, mapa-opera, o mapa-orchestral. At dahil sa mga ito, siya ay tinaguriang na Tita King, isang tunay na hari na tumulong sa pagpalaganap at pagunlad ng musika ng Pilipino. Si Lucrecia ay nakilala sa ating bansa dahil sa kanyang galing sa paggawa at sulat ng mga musika. Nakilala din siya sa ating bansa dahil sa kanyang mga sikat na obra na tumatak sa kulturang Pilipino. Isa na dito ang kanyang sulat na pinamagatang Dularan sa Lakot na Ginto, na kung saan ang kwento ay patungkol sa buhay ng mga datu at kung paano nila nakuha ang Panay Island sa kamay ni Ita King Maricuda. Ang storya na ito ay minsan nang naitanghal sa entablado na kung saan pinagbidahan ito ng mga natatanging aktor at aktres. Hindi lamang sa larangan ng musika nakilala si Lucrecia. Siya ay nakilala din sa kanyang galing sa paggawa ng opera at galing sa orkestra. Kung ating iisipin, napakalaki ng ambag sa sining ni Lucrecia sa ating bansa. Ang kanyang mga sikat na obra ay naitampok sa iba't ibang entablado. Kagaya na lamang ng kanyang obrang Her San Jose, The Spiritual Canticle, Feliciana, at White Flower Blooms. Napakaganda ng mga obra niya na ito na talaga naman tumatak sa kulturang Pilipino mula pa noon. Kaya naman, hindi nakapagtataka na nagawa rin si Lucrecia Casilag ng iba't ibang uri ng parangal para sa kanyang husay at galing sa larangan ng musika. Nagawa rin si Lucrecia Casilag ng mga parangal gaya ng Republic Cultural Heritage Award para sa kanyang likhang Tapata for Percussion and Winds noong 1960, na parangalan din ng kanyang likhang mismong Pilipino noong 1966. Natanggap naman niya ang Presidential Award of Merit as Woman Composer noong 1956. Tunay ngang hindi matatawaran ng husay at ambag ni Lucrecia Casilag sa sining ng musika. Pero hindi lamang puro talento meron si Lucrecia Casilag dahil nakatanggap din siya ng parangal gaya ng Honorary Doctor of Music mula sa Central Scholar University noong 1975.
at Honorary of Doctor of Fine Arts mula sa St. John's University sa New York City noong 1981. Pawang mga parangal na matatanggap lamang kung meron kang masinsing ambag at kaalaman sa sining ng musika. Si Lucrecia Casilag ay masasabi mong napakadalyosong tao. Ang sentro ng kanyang buhay ay ang Diyos. Ang paggawa niya ng musika ay hindi naman para sa sarili niya. Hindi dahil sa pera, o kaya naman sa katanyagan, kundi dahil sa malalim na pagmamahal niya para sa Diyos. Pag gumagawa siya ng mga kanta niya, wala naman siyang sekretong pormula. Pero ba't ba siya naging pambansang artista? Ang credo niya kasi sa musika ay gawin mo lahat ng iyong mga kaya at ibahagi mo ang biyayang ito sa ibang tao at Diyos na ang bahala sa iyo. Dahil nga sa malalim niyang paniniwala sa Diyos, ang bawat manuskrito na ginawa niya ay tinapos niya sa salitang Deo Gracias. O kaya naman sa Tagalog ay Salamat sa Diyos. Sa limpak-limpak na ganding parang natanggap ni Miss Lucrecia. Alam niyo ba nung high school, siya isang mahihayang estudyante. Kanyang ilong, tugis ng katawan, kulay ng balat, at pagiging maliit ang naging hadlang sa pag-angap ng kanyang kumpiyansa sa sarili. At nung siya ay pumasok sa musika, siya naman ay nagtamo ng injury sa daliri na naging rason kung bakit niya siya naging isang concert pianist. Sa dami naman naging hamon ni Miss Lucrecia sa buhay, nilabanan ng kanyang pagmamahal sa spinning ang mga hamon na ito. At alam naman natin lahat na siya ay matagumpay at patuloy na naging inspirasyon sa karamihan. Maagang namulat si Lucrecia kasi love tungkol sa musika. Marahil na rin siguro sa impluwensya ng kanyang ina. At dahil sa interest niyang ito, mas naging dedicated at passionate siya sa paggawa ng music. Isa sa mga profesyong napili niya ay pagiging guro o pagtuturo ng musika sa ibang tao. Sapagkat gusto niyang maibahagi ang kaalaman niya tungkol sa kagandahan nito. Talaga namang masasabi nating matalino talaga si Lucrecia sapagkat nakapagtapos siya bilang valedictoria nung siya ay nasa elementary at cum laude naman nung siya ay nasa kolehiyo. Lahat ng mga nilikha ni Casilag ay talaga namang kamangha-mangha at kabilib-bilib.